Magandang-magandang unang linggo ng umaga po sa inyong lahat. Ngitian nyo nga ang katabi ninyo at batiin nyo ng Happy New Year. Ito ang ating dalangin at ito ang ating hinihiling sa Diyos para sa bawat isa na magkaroon ng isang masaganang bagong taon. At hindi ba ito nga ang lagi nating paboritong greetings? Happy and prosperous New Year. So ito pong mga ganitong mga pagbati ay may kalakip na panalangin. Dahil meron tayong mga hinahangad na mga mas matataas na blessings, spiritual blessing, emotional blessing, pero ang pinaka-basic sa mga blessing is material blessing. Mas madali namang sumaya at mas madali namang bumanal kung may laman ang iyong tiyan, kung maginhawa ang iyong buhay, lalo pa nga madali magpuri kung masagana ang buhay. Kaya ang material prosperity is part of godliness. Kumisan mayroong mga extreme teachings about it that you'd think that religion is all about just prosperity, but prosperity is part of true spirituality. Kaya sa unang linggo ng taon, pag-usapan natin ang basic things, pag-usapan natin ang mga money issues and money matters. And when we use money matters here, it's the verb that money matters. It counts. It's important. At ito po yung serye, mini-series ng pag-aaral tungkol sa pera na uubusin natin ngayong araw na ito hanggang sa Miyerkules. Sa message 1, sa ating worship number 2, at sa worship 3 mamaya, sa 4th, at sa Miyerkules, sa everybody's worship. It's all about money. Kunwari, mga mukhang pera tayo. Tingnan nyo nga ang mukha ng katabi nyo. Di ba maganda yung mukhang pera rin, yung nagbibigay ng pera, kumikita ng pera, at nagpapasaya sa kapwa sa pamamagitan nito. Ang una nito ang pag-aaral natin, pinamagatang attract and welcome money. Paano ba aakitin at tatanggapin ng buong puso sa buhay natin ang material blessing from the Lord? Salamat, O Diyos, dahil kayo yung Diyos ng kasaganaan. Turuan niyo po kami na malaman, mabatid, maipamuhay ang mga prinsipyong noong paman bago nilikha ang mundo ay inilagay niyo na sa lugar. Principles about prosperity that are coming from your very word. Bless us, Father. Cleanse us from all our sins. Lead us, teach us unto prosperity so we could have more than enough so that we could have so much to give to others and to you. Father, be our teacher, lead us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. How to attract and welcome money? Napaka-ipokrito naman ng tao magsasabi hindi siya interesado sa pera kahit pa nga siya espiritual. At kung hindi kayo interesado, earn it all and give it to me. No? Marami tayong pagdadalhan yan na mabubuting mga bagay. Unang-una, how do you attract and welcome money? Work. It goes without saying. Ano ba ang kauna-unahang utos ng Diyos sa tao? Hindi yung you will have no other gods before me. Genesis 2:15, the Lord God put the man in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. So the first commandment was to take care of the planet. To work. It's a non-cash economy, of course, kaya hindi pera ang pinag-usapan, pero may mga reward, si Adam, for working, for taking care of God's creation. In fact, working by itself is already a reward. Mahirap lalo sa buhay yung walang magawa. At sinundan pa ng utos na tinatawag na fourth commandment among the ten, Exodus 23 verse 12, work the first days or the first 6 days of the week and rest on the seventh. So the command is to work more than rest. Ang makadyos sa tao, mas maraming trabaho kaysa pahinga. And this is the success of work. It is premised on Psalm 127 verse 2. It is useless to get up early and stay up late in order to earn a living. God takes care of His own even while they sleep. So dapat pala ang una mong inaatupag ay yung kahasihan ka ng Diyos, matuwa siya sa'yo, dahil kahit hindi ka sobrang nagpapagod, kahit pa nga nagpapahinga ka, pwede kanyang alagaan at bigyan ng mga biyaya. The important thing about work is to work with God's blessing. That you work according to God's principles, godly policies, so that He is not only pleased to give you what you need, but is also pleased with the output of your work. Hindi lang sa galing nakukuha yan at sa pagpapagod. Maraming sobrang magaling, sobrang nagpapagod. Wala pa rin mangyari sa kinikita nila. Kulang pa rin at kulang. Ang gusto magtrabaho para pagpalain ng Diyos materially, inuuna muna na
bigyan ng kasiyahan ng Diyos. A secret of success is in Colossians 3:23. Do your work willingly, as though you were serving the Lord Himself and not just your earthly master. Ang trabaho, blessing ng Diyos. Hindi yan parusa. Kumisa nga lang, ginagamit natin yung pagtatrabaho bilang parusa eh. Nung colonial times ng mga Espanyol sa Philippines, may forced labor. Bumaba tuloy ang pagtingin natin sa labor kasi yung mga elite, yung mga principales, exempted from forced labor. At yung mga Kastila, hindi nagle-labor. Yun lang mga naaaping mga natives ang nagle-labor. Kaya na-associate natin yung labor with things that are unglamorous. But work is glamorous. Work is beautiful. Because work is given by God. In fact, we were given gifts by God. Specific, special, personal giftings that will define what work we should be doing in our lives. Ano ba ang bagay na trabaho sa'yo? Hindi yung trabahong malaki ang kita na trabaho ng pinsan mo. Ang bagay na trabaho sa'yo, yung bagay sa mga talento, sa ugali, sa kakanyahan, kasarinlan na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kaya pag nagtatrabaho ka ayon dun sa mga ibinigay sa'yo ng Lord na giftings, tinutupad mo ang kanyang magandang layunin sa'yo, lumulugar ka sa lugar na ipinlano niya para sa'yo, and because of that, you put yourself in the path of God's blessings. But do your work willingly. Pag nagdadabog ka sa ginagawa mo, kinakamuhian mo yung ginagawa mo, naiinis ka, you will not be blessed. You must treat your work as ministry, whatever work it is, as your role in life, even for that moment. You should treat your work as God's way of supplying your needs and your way of contributing to the well-being of everybody else in the planet. Even work is God-ordained. Diyos ang nagtakda kung ano ang magiging pinakamaganda at pinakabagay na trabaho sa'yo. Kaya habang ginagawa mo yon, do it worshipfully. And when you do it well, God finds pleasure in you, and is it impossible for God to bless you many other ways if He is pleased with you? Work. Love your work. Kailangan kung ano man ang trabaho natin, minamahal. Hindi yung aarte ka na mas mahalaga ka kesa sa iyong trabaho. Hindi ba arte yan kung minsan ang napabalitaan natin mga artistang sumisikat? Yung sikat na sila, sila na halos na nagdadala ng isang pelikula. Wala sila sa mood, hindi sila magsushoot maghapon. Lahat ng extrang dumating, hindi mababayaran. Lahat ng mga crew na dumating, hindi mababayaran. Walang na-accomplish, pero pinagtsatsagaan sila ng producer because they make money, but they treat themselves more important than their work. And what happens very soon is that they lose the job. Pag sobrang akala mo, ang galing-galing mo na, nag-iinarte ka na, hindi mo na minamahal ang trabaho mo at gusto mo habulin ka ng trabaho, sooner or later, you will find yourself unproductive or plain jobless. Dapat mahalin mo yung trabaho. Regalo yan sa inang Diyos. Kung hindi mo man masyadong gusto yan, pero yan ang trabaho mo ngayon, mahalin mo pa rin. Pag ginawa mo yung best mo, minahal mo yan, mahirap ba sa Diyos na i-assign ka dun sa mas gusto mo, sa mas tama sa'yo? Pero patunayan mo muna na karapat dapat kang i-promote. Patunayan mo muna na karapat dapat ka increase ng sweldo or malipat sa mas magandang posisyon. Love your work. How else do you attract money into your life? Invest. Kailangan marunong magtanim para may inaani. Ang masarap sa pagtatanim, magtatanim ka ng isang buto ng mangga, halos buong buhay mo mamumunga na yung puno na yun ng pagkarami-raming mangga. Magtatanim ka ng isang butil ng bigas, tutubo yung puno ng bigas na yan na ng palay na napakaraming mga butil. Dumadami ang itinatanim. Proverbs 24:27, get your fields ready and plant your crops before starting a home. Ba, magandang paalala sa ating lahat ito. Ihanda daw muna ang bukid, magtanim muna bago magtayo ng bahay o bago magsimula ng pamilya. Income muna bago expense. Marami sa ating mga OFWs, kumikita, sandali, no? May mga moments na malakas ang kita. Ang inuuna agad, bahay. Bibili ng bahay, bibili ng lote. Hindi masama. Pero bakit hindi unahin ang sinasabi ng Biblia? Income muna. O, may pera na tayo.
Bibili tayo ng bahay sa teka, ba't tayo magsimula ng negosyo? Para kung umuwi na itong sa OFW, matanggal man, o mag-resign, o mag-retire, may negosyong kumikita. At bakit hindi simula ng negosyo habang nasa abroad pa si kumikita? Para hindi masakit yung pamumuhunan. Para kumikita na dito, nagsisimula na, kumikita pa siya ron, pag uwi niya, itutuloy na lang niya yung kumikita ng negosyo. Pero oras na inuna mo, bahay, kotse, TV, PSP, mga cellphone, mga pagkakagastusan, pag nawala ng trabaho bukas, benta lahat yan, pati mga alahas ni Mrs. isa-isang nahuhubad, nagpupunta sa mga Tambunting, o mga Cebuana, di ba? Dahil, hindi inuna ang income, inuna gastos. Babahagyan ng nakakaangat sa kahirapan, magdedebo ang anak, gagastusan ng pagkalaki-laki. Bakit hindi unahing anak, magdedebo ka na, imbes gumastos tayo ng 50,000 sa debo mo, eto ang 50,000, magnegosyo ka ng banana queue. Maging banana queue queen ka dito sa ating barangay. Then, sa 19th birthday mo, pag kumikita ka na, doon ka mag-party. Meron tayong mga dapat baguhin sa ating pamamaraan ng pamumuhay para hindi nakalasap ka na ng pera, babalik ka na naman sa hirap. Tulad ng mga sikat na artistang kumita na ng pagkalaki-laki pero hindi minahalang hanap buhay, nagpaka-bisyo-bisyo, nagpaka-arte-arte, ngayon walang trabaho. Get your fields ready and plant your crops before starting a home. Mga young people na gusto na mag-asawa, may hanap buhay ka na ba? Get your crops ready before starting a home. Kailangan muna yung basic needs, material needs, money is part of godliness. Although don't make God out of money. Income muna bago romance. Income muna bago yung mga pagpapasikat. Ecclesiastes 11:2, share what you have with 7 or 8 others because you never know when disaster may strike. So another way to make ourselves secure financially is to spread out your investment. Don't put all of your eggs in one basket. Nababalitaan nyo yung mga tao, pamilya, angkan-angkan, isinasangla, ibinebenta lahat ang hari-harian para mag-invest sa mga pyramid scam. Dahil wow, kumikita ito ng 20% every week. Yung mga 1,000 mo magiging 1,200. Mga imposible. Pag hindi kayang ibigay sa inyo ng bangko yung ganong interest, hindi yun sustainable. So, kumita ng konti, nakatikim, pati mga kamag-anak, yayayain, lahat sila buong-buong kabuhayan ilalagay doon. Kaya bilyon-bilyon ang naitatakbo ng mga nangwa 1, 2, 3. Kasi, inuuna yung mga ilagay lahat sa isang investment lang lahat ng pera. Like, you don't invest only in one child. May mga iba kayong mga anak. Isa lamang yung paborito nyo, isa lang yung pag-aaralin nyo, isa lang yung mamahalin nyo. Nakalagay na doon lahat ang investment ng buong pamilya. You should spread it out. Para mas maraming mga pagkakataon na ito ay maging secure. Matthew 25, 26 to 29, the master of the servant told him, "You are lazy and good for nothing. You could have at least put my money in the bank so that I could have earned interest on it." Then the master said, "Now your money will be taken away and given to the servant with 10,000 coins. Everyone who has something will be given more, and they will have more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything." Ito yung sinasabi yung mahirap, lalong umihirap, mayaman, lalong yung mayaman. Dito lang sa case na ito, hindi sa lahat ng cases. Kasi dito, yung isang binigyan ng konti, ni hindi mo lang ininvest, hindi pinarami. Yung binigyan ng marami, ininvest niya, pinarami niya, kaya siya ang bibigyan ng gantimpala. At yung konti na natira doon sa hindi nag-invest, binawi pa sa kanya. Prinsipyo nito, at ito kwento mismo ng Panginoong Jesus, siya mismo ang nagbigay ng ganitong halimbawa, make money grow. Kailangan, pag may pera kayo, hindi nyo iniisip, plus tayo ng iniisip nyo, paano pararamihin. At pag namunga na, yun ang kakainin nyo, yung bunga. Pag meron ba kayong mais, kakainin nyo ba yung mais? O pagugulangin nyo ang mais at hihimayin yung mga butil-butil at itatanim yun,
para yung isang busal ng maes magiging 1,000 puno ng maes. Tiniis mo ang iyong sarili na huwag mo nang kainin yung maes. Hindi mo inihaw, hindi mo nilaga, hindi mo ginawang binatog o kung ano-ano, hindi mo iginulay. Pinagulang mo, pero itinanim mo. After a few months, 1,000 puno yon, namumunga ng 1 buwig-buwig na maes, yun ang kainin mo, yung bunga, huwag yung pananim. Pag may pera ka, huwag mo siyang ubusin agad, itanim mo, i-invest mo, at pag kumita na at bumunga na, yun ang gastusin mo. Para patuloy kang kumikita, patuloy kang may ginagastos. Pagka nakakatag-gutom, may konti na lang na bigas, gagawin mo ba yung punla para magkaroon ng itatanim mo sa susunod na anihan? O kakainin mo na kasi nagugutom ka ngayon? Yung taong marunong magtiis muna at saka na lang ang saya, yun ang nagkakaroon ng mahabang kasiyahan. Pero yung inuuna ang saya, yun ang nagkakaroon ng panghabang buhay na pagtitiis. Think of investing your money. Think of making your money grow. Pag napapunta kayo sa isang lugar, marami po akong kakilala, mga taga-probinsya, namamasukan dito sa Maynila, na crew kung saan sa ang mga food outlets. Tapos pag dinalaw mo sa probinsya nila, ekta-ekta-ektarya pala mga lupa ng magulang, nakatiwangwang. Tapos namamasukan, nagtsatsaga sa ang liliit na mga sweldo. Sige, bakit ka namamasukan? Ang dami nyo palang lupa. Sawang-sawa na ako, katitingin sa mga hayop at halaman. Eh, anong gusto mong tingnan? Diba? Mga asfalto sa syudad? Mga pollution? Sige, ang dami-dami nyo nagnalalaglagan. Pwede mo namang ipunin lahat yung bao, gawin mong uling, negosyo mo. Dadalhin mo sa mga palengke. Tapos magiging uling king ka na. Diba? Yung mga ipa, yung mga coconut husk, pera yan. Nasasayang lang lahat. Ang daming pwedeng pagkaperahan sa probinsya. Kaya lang dapat tinitingnan mo, ano kaya mapagkakaperahan dito? Hindi mo isipin, ang layo naman, boring, walang delivery ng Jollibee. Ang dami nating nakatiwangwang na lupa, ang daming nakatiwangwang na kayamanan, tapos ang daming nagsisiksikang mahihirap sa mga syudad. Kasi lang hindi tayo nag-iisip. Dapat business-minded ka. Ano mapagkakaperahan? Hindi ano mapagkakagastahan. At mga business owners, may isa pang sikreto para patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Leviticus 19:13, do not steal anything or cheat anyone, and don't fail to pay your workers at the end of each day. Kasi nung araw, arawan ang bayad sa mga manggagawa, ang iniuutos dito, huwag mong palilipasin ng maghapon ang hindi mo binabayaran ng iyong manggagawa kasi yung kakainin niya bukas, nakaasa sa kinita niya ngayon. Huwag ka na magpapatagal-tagal pa. Pero kung ang sweldo naman ay weekly o monthly, di yun ang sukatan, pero dapat huwag mong i-delay. Be honest. Be honest with your clients. Walang madadayang timbang, walang madadayang mga substandard quality. And then be honest with your partners. Kung may kasosyo ka, patas dapat ang hatian ng kita, hindi na dinadaya mo pati kasosyo mo. But very importantly, God is watchful. Be honest with your workers. Bayaran sila ng tama at sa tamang oras. At pagpapalain ka ng Panginoon. Another principle is in Proverbs 13:11. Money wrongly gotten will disappear bit by bit. Money earned little by little will grow and grow. Ito na naman yung mga nadadaya sa mga schemes. Yung bigla-bigla, big time, agad, nawawala din agad. Kasi hindi naman sustainable. If it's too good to be true, it's not true. Fast appearance of money is followed by fast disappearance. Easy come, easy go. So you attract money the good way, through old-fashioned diligence, hard work, honesty. Yun ang magtatagal na kinikita, hindi yung mga bigla-bigla na lamang na malakihan. How do you attract money? Position yourself for prosperity. Madalas, ang quality ng buhay natin ay nakasalalay kung saan tayo tumatayo o lumulugar. Halimbawa, yung bahay mo, nasa tabi ng highway na papaliko, malaki ang chance na may pumasok na truck sa silong mo. Dahil nandun ka eh.
na yung bahay mo nasa baba pa ng bangin, pwede kang lusungin ang nahuhulog na sasakyan. Kung nasa taas, imposible kang akyatin. Yung pagpuesto mo sa lugar mo, importante sa buhay. Pumupuesto ka doon sa pwede kang mabingit sa mga kamatayan, laging nanganganib ang buhay mo. Pwesto-pwesto yan. Ang tao dapat pumupuesto doon sa dadaan na laging dinadaanan ng pagpapala ng Diyos. Hindi doon sa dinadaanan ng mga sumpa, hindi sa dinadaanan ng mga mala sa buhay. Genesis 39:3, the Lord was helping Joseph to be successful in whatever he did. So Joseph was very successful because the Lord was with him. Because the Lord was delighted in him. So Joseph lived in the path of blessings. At ano yung path na yon? Yung path na sumusunod ka sa Diyos. Maka-Diyos ka, tama ang iyong behavior, masipag ka, matapat ka sa iyong amo, quality ang trabaho mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Mababa man ang kalagayan mo, hindi ka magtatagal doon dahil palulutangin ka ng pagpapala ng Diyos. So please God with your motive and method. Yung motive dapat, malinaw. Dahil Diyos ang sumisiyasat sa ating puso. At yung method mo, yung paraan ng paghahanap buhay, hindi ka mandaraya, hindi yung tagalinis ka ng bahay, malinis lang yung nakikita ng mata pagka tiningnan mo yung ilalim, ang dumi-dumi na, may sawa nang nakatira doon. God is watching. Deuteronomy 8:18, remember that the Lord God gives you the strength to make a living. So pati pala ang lakas natin para makapaghanap buhay sa Diyos galing. At binibigyan ka ng lakas para maghanap buhay. Tapos ang dami-dami mga tao, malalakas pero batugan. Walang hanap buhay. Kung saan-saan inuubos ang lakas, walang kinikita. Napapagod, walang kinikita. Kasi inuubos lang sa kung ano-ano. God is an active participant in our work. God is our work partner. Therefore, God is an investor in us. God is a stakeholder in what we do. 2 Chronicles 31:20, everything Hezekiah did while he was king, meaning secular work, including what he did for the temple, religious work, was right and good. He was a successful king because he obeyed the Lord God with all his heart. So a balanced person will have his so-called secular work and his so-called spiritual work. Balanse at kinasihan siya ng Diyos. He was obedient to God. So obey God and be successful. Obey God and attract blessings. Mga kapatid, ang mundo nilikha ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, nagtakda siya ng mga causes and effect. If something that has weight is suspended in the air, it will fall because of gravity. Rule yun, law. Law of buoyancy, kung mas mabigat ka kaysa doon sa tubig na dinidisplace mo, lulubog ka. Nakatakda lahat. So may nakatakda rin na paraan para maging maginhawa, para maging masagana. May batas yan. Pag sinunod mo, if P, then Q. Cause, effect. You do it the right way, you will have the right fruits. You will have a bountiful life. Because there is order. There is cause and effect in the universe. God knows and God teaches the way to prosperity. All you have to observe is observe natural law and moral law. Hindi ka pwede magpalusot. Mukha ka mang nakakalusot, sandali lang. Hindi yun magtatagal. Ang nagtatagal yung pamamaraan ng Diyos. Kasi yun ay itinakda na bago pa man tayo isinilang. So discover God's ways. Because God's ways are right. And God's ways lead to life everlasting. God's ways lead to prosperity, not to poverty. Another secret, of course, in attracting blessings your way, Psalm 1:1-3. God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join in sneering at God. Instead, the law of the Lord makes them happy. And they think about it day and night. They are like trees growing beside a stream, trees that produce fruit in season and always have leaves.
those people succeed in everything they do. Nakita po natin itong talinghaga ng puno. Yung puno daw na nakatanim sa gilid ng batis, kailanman hindi natutuyo. Kasi katabi siya ng batis. Lagi siyang may sariwang dahon at lagi siyang namumunga sa nakatakdang panahon ng pamumunga. Subukan mo na puno ka kung saan ka lang napatanim ng mga tigang na lugar, halos lagi ka nalang mamatay-matay pagka hindi umulan. So tayo man dapat nakatanim sa gilid ng batis. Batis ng salita ng Diyos. Batis ng Espiritong Banal para lagi tayong nadidiligan ng tama, tayo'y mananariwa at mamumunga ng tama. At ano daw yung tamang daan na lagi mong dapat nadaanan, tayuan, tulugan? Yung daan ng mga matuwid. Pinagpapala daw ng Diyos yung mga hindi nakikinig sa mga maling payo, hindi sumasama sa mga taong lumilibak sa Diyos. Yun ang pinagpapala. So another way, of course, to attract money is to seek and heed godly advice. Eh yun lang mga nawa 1, 2, 3 sa mga scam, kung nagtanong lang yun sa mga spiritual people, tama ba itong ginagawa ko? Siguro may magpapayo sa kanila. Tama ba yan? Nag-i-invest ka ng konti, ang laki ng tinutubo mo. Tama ba yan? Sa ang law of God sinabi na konti ang investment, malaki ang tubo. Nawala na sa lugar, OA na. Surely, somebody has to pay because whatever you receive, somebody must pay it. But who is paying for your big income? You are paying for it yourself. And that is what you will discover next week. Kailangan nating nakikinig sa payo. Hindi yung mga fast money. Yung mag-smuggle ka, magtitinda ka ng mga bawal, mga malaki ang kita. Okay, nakakapagpatayo ka ng malaking bahay kuminsan, nagkakaroon ka ng mga kotse, nakakapagbiyahe ka abroad, pero bigla ka namang biglang dinadago ka ng langit, nagkakaroon ng mga sakit na mga imposibleng gumaling, mga nagkakahiwa-hiwalay ng mga pamilya. Alam niyo ba, marami mga pamilya united pag mahirap, pero nagkakahiwa-hiwalay pag yumaman. Pag hindi ka marunong humawak ng pera, ikaw ang hahawakan yan. Pag hindi ka sanay sa pera at bigla ka nagkapera, baka mapasma ka. Pagkatapos hindi mo alam ang gagawin. Kaya alam nyo, blessing din kuminsan na nanatili kang medyo mahirap-hirap o middle class o nasa gitna lang kasi alam din ng Diyos, baka mabaliw ka kung dumami ang pera mo, hindi mo makayang dalhin. Kasi marami sa atin, madami na tayong practice maging mahirap, pero walang practice maging mayaman. Kaya mas malaki ang nagiging pagkakamali pagka nagkaroon ng prosperity. So you deserve before you desire. Before you ask God to make you rich or wealthy, tiyakin mo muna na kaya ng utak mong dalhin yon. Hindi ka yayabang, hindi ka makakalimot. Importante. Malakay 3:10, of course, is the biggest secret to prosperity. I am the Lord, all-powerful, says God. And I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. Bihirang manghamon ng Diyos. Dito sa Malakay chapter 3, hinahamon niya ang kanyang mga anak. Sabi niya, subukan niyo ako, hinahamon ko kayo. Buong buo na ikapu ang dalhin ninyo sa akin. At pag hindi naman binuksan ko ang pinto ng langit, bintana ng langit, at pabahain sa buhay ninyo, ang kutakot-takot na pagpapalang di nyo kayang bilangin. Pero sabi niya, subukan niyo ako. Isipin yung panunubok yon. Ito ay isang utos na may pangako. At ano yung utos? Tight. Mag-tight ka. Ang dami laging issue yung tight na yan. Parang napakalaking parusa yung tight. Alam niyo ba ibig sabihin ng tight? 10%. Saan nakabase ang 10%? Sa 100%. Saan galing ang 100%? Sa Diyos. 10 lang yung ibabalik mo. Nagre-reklamo pa yung iba. It's a command with a promise. May isa pang command with a promise. Be good to your parents. No? Honor your father and your mother and your days will be blessed and long in the land. Ito pa yung another command with a promise. Tithe. Bring the full tithes. May gusto pang mandaya. Nakabase po ba sa net o sa gross? Siguro, kung alin yung mas marami, dun mo i-base. Para hindi ka malito.
Bakit? Kaya mo bang bigyan ng Diyos ng higit sa binibigay niya? Kahit nga 50 yung ibigay mo, may 50 pa natira sa'yo. Doon ipanganak ka ba? May dala ka sa mundo? Di ba wala? Isa lang putol na puso ang dala mo nun. Wala nang iba. Tapos yung ibang gusto pang manlamang. Sabi niya, I will pour out blessings unto you. At makinig kayo mga kapatid sa kwento ng mga tao na faithful mag-tithe. Alam nila kung bakit sila very, very successful sa buhay nila kasi matapat sila. But of course, you will never know it until you try. And you will never know it until you take the challenge. But God challenges you. It's a great way to prosperity. Because what you give to the universe gives back to you. What you give to heaven, heaven gives back to you 100-fold, 1,000-fold. Tulad din, ang nagtanim ka ng isang buto, dumadami yung bunga, ganun din yung tithing at giving, dumadami. Hindi mo alam kung paano, problema na yun ang Diyos. Pero ang problema mo, sumunod ka. Another secret, of course, is to give to people. Deuteronomy 15:10, you should be happy to give the poor what they need because then the Lord will make you successful in everything you do. May mga nagre-reklamo kuminsan ng mga nakakaangat ng miyembro ng isang pamilya o angkan. Ako na lang ako nagbibigay sa inyo. Ako na lang ako nagbibigay sa iyo pamangkin, sa iyo tiya, sa iyo kapatid, sa iyo nanay. Ako na lang ako, puro ako. Pero hindi nyo ba napapansin? Kaya lang naman kayo nakakapagbigay at puro kayo. Kasi kayo lang yung binibigyan ng Diyos, sila hindi. At bakit kayo binibigyan? Eh kasi nga palabigay kayo eh. Para patuloy kayo makapagbigay. Ba't sila hindi binibigyan? Eh hindi sila nagbibigay, panay lang hingi nila. So saan ka lulugar? Anong mas gusto mo? Na pwesto sa iyong pamilya, yung ikaw yung tagatanggap dahil ikaw yung salat at dahop, napapagalitan ka palagi? O ikaw yung nagbibigay na akala mo kung sinong amu-amuhan ko minsan, nalilimutan mong, kaya ka lang naman may binibigay kasi may tinatanggap ka eh. Can you give without receiving from God? Na kaya ka pala patuloy na binibigyan dahil pala bigay ka. So subukan mong patuloy ng pagiging mapagbigay. Pag hindi rin naputol, siguro yung blessing sa iyo ng Diyos. Huwag kang magreklamo na maraming umaasa sa'yo. Kaya ka binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos na maasahan. Kasi naaasahan ka. Subukan mong tigilin na maging maasahan kung tumanggap ka pa rin ng sobra. It's a ministry. Tayo'y tagatanggap lang at tagabigay. Dinadaanan lang tayo ng pagpapala. Pero ang masaya sa mga dinadaanan, ikaw nang una rin namang nakikinabang dahil may natitira naman sa'yo. Maganda pa yung pwesto mo, honorable. Samantalang pare-pareho lang naman kayong taong nilikha ng Diyos na kung hindi sa pagpapala ng Diyos, eh wala naman tayong tatanggapin sa buhay. Ang kausap ko dito, yung nagbibigay, ah, hindi yung tumatanggap. Baka yung mga tumatanggap man, oh, sige, hoy, kaya ka lang binibigyan ng Diyos dahil binibigyan mo kami, so bigyan mo pa kami. Hindi yun ang point. Kung lagi ka rin binibigyan, mag-isip-isip ka, bakit? Anong problema sa'yo? Ba't di ka kumikita? Bakit hindi ka bine-bless? Eh, anak ka rin naman ng Diyos. Nilikha ka rin ng Diyos. Siguro, may ginagawa ka mali. O siguro, may tama na hindi mo ginagawa. Kaya nandiyan ka nalang lagi on the receiving end. Huwag kang makontento dyan at huwag mong obligahin ang makamag-anak mong meron na laging bigyan ka. Sikapin mong makatindig sa iyong sariling paa and to live within your means. Do not spend more than what you earn. Importanteng lumalagay tayo sa lugar. Proverbs 11, 24-25. Sometimes you can be rich by being generous. Yan ang pinag-uusapan natin. Or poor by being greedy. Or just wanting to receive. Generosity will be rewarded. Give a cup of water and you will receive a cup of water in return. Ngayon, sa mga generous, dagdagan nyo na ng magandang ugali. Hindi yung nagbibigay kayo tapos pinapagalitan nyo yung binibigyan nyo. Magbibigay kayo ng konti, susumbatan nyo. Magbibigay kayo ng konti, susumahin nyo lahat. Papagalitan nyo siya, aalilain nyo bago nyo ibigay. Di bali wala rin yung bigay nyo kasi nainis pa sa inyo yung binigyan nyo. So mabait ka na, ibig sabihin, pagbigay ka na, dagdagan mo na ng bait para kompleto rekado na. Hindi yung naghahalo pang inis at tuwa ang naramdaman ng binigyan mo dahil nainis pa sa'yo kahit binigyan mo. Generosity will end up being reciprocated by the recipient or by heaven. Pag tayo'y palatulong, yung ibinigay mo ibabalik sa'yo. Sino magbabalik sa'yo? Di yung tinulungan mo rin. At kung hindi niya kayang magbalik,
dahil sobra siyang maralita o may sakit o walang kakayanan, lalo kang blessed. Why? Kasi langit ang magbabalik sa iyo. Mas masarap naman magpautang sa langit kasi binabayaran ka agad ng sobra. Alangan naman magkautang sa iyo ang Diyos. Kaya huwag kayong magreklamo kung may mga binibigyan kayo hindi nakakapagbigay din. Una, kaya kayo nakapagbigay sa kanila kasi nauna na kayong binigyan ng Diyos. Dahil alam naman makapagbigay kayo kung wala naman kayong natanggap na. Ano ibibigyan nyo? Di wala. Pero kung binibigyan nyo, hindi talaga kayang magsukli. It's the purest love. But you know, God is so nice na lahat ng utang sa inyo ng kapwa na hindi niya binabayaran o hindi kayang bayaran, siya ang nagbabalik. Liba na lang na winantutri kayo ng kapwa nyo dahil hindi kayo marunong magpautang. Iba yun. Kaya kailangan, ginagamit mo rin utak mo. God knows. The universe unfolds according to design. And the design is this: you plant, you harvest. You give, you receive. You tithe, God blesses you. That's the basic rule. Kahit magpatiwa-tiwari ka o magpagulong-gulong, hindi mo kayang palitan yun. Sumunod ka na lang. That is the key to prosperity. Deuteronomy 16:17, the bigger the harvest the Lord gives you, the bigger your gift should be. Kita nyo? Mas malaki ang bigay sa iyo ng Diyos, mas malaki dapat ang offering mo. Alam nyo, di ba ang mga tao may 13th month pay? Dapat pag Disyembre, ang church, ang income, doble. Kasi nagta-13th month pay yung mga nagtatrabaho. Pero alam nyo, sadly, hindi nagdodoble. So may mga nandadaya. Na doubling income pero hindi na doubling offering. Pero ang bilin sa Deuteronomy 16:17, the bigger the harvest the Lord gives you, the bigger your gift should be. Nagka-bonus ka, may dagdag. Yumaman ka, may dagdag. Hindi yung laging ganun. May mga nandadaya. So give correctly. Give to God. Yung pagbibigay sa mahirap at kapuspalad, tulad din yun ang pagbibigay sa Diyos, kasi Diyos naman ang taga-ingat ng mga kapuspalad. Proverbs 3:9-10, honor the Lord by giving Him your money and the first part of all your crops. Then you will have more gain, grain and grapes, than you will ever need. Siyempre, hindi naman laging grape ang tanim natin. So kung ano man yung tanim mo. Sabi, alam nyo, parangalan nyo ang Diyos. Lahat ng una nyong kita, una nyong ani, ibigay nyo. Amin ganon. At makita nyo, hindi kayo magkanda ugaga sa dami ng aanihin nyo o kikitain nyo o tutubuin nyo sa inyong mga negosyo. This is the law of plenty. At least once a year, I should teach it powerfully to you. You know, many people shy away from these subjects, but if I did not teach this to you, edi hindi ko kayo bibigyan ng sikreto how to be prosperous as the Bible teaches. Without apology, tithe. Make your offerings. This is God's law. This is God's way. Of course, you may not. Nobody will check except yourself. And you will know the result. So give back to God proportionately. I think it's a good way to start the year. May isa na namang taon na darating, pagpapalain tayo ng Diyos, maging matapat. 2 Corinthians 9:6-8, remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Each of you must make up your own mind about how much you give. But don't feel sorry that you must give. And don't feel that you are forced to give. God loves people who love to give. God can bless you with everything you need, and you will always have more than enough to do all kinds of good things for others. So yan ang tandaan ninyo. Konti ang tanim, konti ang ani. Laging may ani ang tanim. So yung mga nang daya nung 13th month pay, may pagkakataon pa kayo mag-make up. Dagdagan nyo na interest dahil lumipas na ang oras. Di ba? Ituwid ang mga pagkakamali. Dapat malinaw sa atin ito. Because Malachi 3:10 is as biblical as John 3:16. Pareho lang. So give to God cheerfully. Ang totoo, wala naman talaga nag-check. Chine-check ba kayo? Hindi naman. Checkan nyo lang sarili nyo. And then, surrender yourself to God.
Cheerful means that you're aware that God is the real giver. How can you give cheerfully? Ang sakit naman, ang sakit yung bigay. Pero kung alam mong lahat ng nasa iyo ay galing sa Diyos, hindi masakit pagbalik. Dapat mong kilalanin na lahat ng blessing mong galing sa Diyos. Pag kinikilala mo yon, ang luwag sa dibdib, masarap magbigay. Cheerful means grateful. And you will even be blessed more. Another secret to attracting blessings is to receive blessings graciously. Talaga naman, mayroong pinagpapala more than others eh. Panapanahon. So kung panahon mo na sobra kang pinagpapala, don't apologize for being blessed. Ecclesiastes 5:19, suppose you are very rich and able to enjoy everything you own. Then go ahead and enjoy working hard. This is God's gift to you. Kung pinapayaman ka ng Diyos, enjoy it. Hindi masamang iyumaman kung tama ang paraan pagkatapos pinapapurihan mo ang Diyos sa iyong yaman. Do not apologize for being blessed. Be appreciative. And do not diminish, trivialize, or minimize God's blessings. Binigyan ka na ang laki-laki, ang gandang bahay, may papasok na kaibigan, ang ganda naman ng bahay mo, ang lit nga eh. Yung gaganunin mo pa. Sabihin mo, oo nga, nagagandahan din kami. Thank God. Masama ba yung sabihin yun? Yung wow, yumayaman kayo. Salamat sa Diyos. Hindi naman. Sa takot mong mautangan. Salamat sa Diyos. Napakabait niya. Umaasenso yata kayo. Salamat sa Diyos. Yung ang ganda-ganda naman ng ganito't ganun mo. Praise God. Thank God. Hindi yung di naman. Ang sarap naman ng, ang dami niyong handa. Kunti lang nga eh. Masarap, hampasin ang kawali yung mga maaarting gano'n. Ang laki-laki ng hikaw mo, ang liit nga. Ang liit, gangasuntok na nga yung hikaw mo, ang liit. Dapat nagpapasalamat ko, uga, eh, kasi laki ng blessing ni Lord. Thank God. No? Ang ganda na mga brilyante ko, gangasuntol. Praise God. So, hindi yung minamaliit mo yung blessing sa iyo ng Diyos. Kumusta naman ang kita ng asawa mo abroad? Maliit. Siyempre, kamag-anak mo kasi kausap mo, no? Pero, mo, tama. Sobra sa tama. Masarap. Huwag niyong maliitin ang blessing. Kasi, papaliitin. According to your words, you will be blessed. So say good things, say beautiful things. Audience, yung mga nanonood ng mga kamag-anak na yumayaman, kapitbahay na nagpapagawa ng bahay, do not demonize wealth. Kung lumalaki naman ang bahay niya, pero utang sa bangko. No? Yung mga naiinggit, nagchichismis. Do not demonize the wealthy. Mayaman naman yan, pero alam mo bang kasabihan? Bahay may palasyo, kung nakatira'y kwago, mabuti pa'y kubo, kung nakatira'y tao, ako yun. Alam nyo, ipagbunyin nyo yung pagunlad ng kapwa nyo. Sasaya kayo. Kasi pagka meron ng maganda, retokada, inggit ka lang. Alam nyo, all criticisms come from envy. Kasi kung talagang naaawa ka, kini-criticize mo, nagparetoke yung ilong lumiko, kung maawain ka, mo, hindi mo na pag-uusapan, kawawa naman, pero alam mo, lumiko ilong niyan, parang zigzag patungo sa Baguio. Kasi retokado, sigurado may inggit ka. Lahat ng pinipintasan mo, nainggit ka doon. So you only reveal what's in your heart. Dahil kung talaga naaawa ka, di hindi mo na lang pag-uusapan o ipapanalangin mo na lang. Bakit pag-uusapan? Yung mga, ayan, yung artista niya, lumulubog na. Yung may inggit din, ang mga tao. Mahirap yumaman at hindi lahat yumayaman. Pero kung makikirejoice kayo sa yumayaman, di dadami ang saya nyo. Mahirap laging magpaganda, lalo't wala kang budget, pero yung mga pinsan mo, kamag-anak mo, nagagandahan dahil may pera, napapagandahan sarili, at nagtutuwa ka at gumaganda sila. Imagine, natutuwa ka nang hindi ka nagagastusan. So, ibakas ninyo yung kaligayahan nyo sa kaligayahan ng iba. Pag sumasaya sila, nakikisaya kayo, edi ang dami nyong saya kahit wala kayong gastos. Pero pag ikakalungkot nyo yung pag-asenso ng kapwa, ang dami nyo ikakalungkot kasi maraming umaasenso sa paligid. So tayo ang gumagawa ng buhay natin. Kung magiging miserable tayo o masaya, tayo rin yun. Kung tayo dadapuan ng pera o lalayuan, tayo rin yun. At kung nagkamali yung perang dinapuan ka, lalayasan ka rin agad if you cannot keep your money. At yan ang message natin mamaya. How to keep your money after attracting it and welcome it into your life. At isa pang napakahalagang sikreto para tayo laging lapitan ng grasya, 1 Timothy 5:18, workers are worth
their pay. Dalawa kahulugan. You pay your workers correctly, and for workers, work correctly so you earn correctly the money that you receive. Be worth your income. Kailangan yung tinatanggap mo, deserve mo. Pag dumating ang isang maghapon na wala ka namang ginawa, sumweldo ka, ninakaw mo yun. Dumating ang katapusan, sumweldo ka, wala ka namang nagawa talaga, ninakaw mo yun. O kalahati lang yung trabaho mo, buo yung sweldo mo, ninakaw mo ang kalahati. At pag ninanakawan mo ang universe, that way, gagantihan ka rin, babawian ka, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng kung anong dilubyo, nagagastos din, nawawala rin yung pera na kinita mo sa hindi magandang paraan. Hindi mo kailangan magnakaw para maging magnanakaw. Yung sumusweldo ka na hindi mo pinagtatrabahuhan ng sulit, pag nanakaw yun. At nakukwenta yun ng Diyos. You must be worth your salary. And then you say, I'm worth more. Dapat lumaki yung salary ko. Tingnan mo muna kung lumalaki yung trabaho mo. Lumalaki ba yung output mo, yung mga product mo, bago ka man lang mag-isip na lakihan ang sweldo sa'yo. Lakihan mo muna yung trabaho. God is rich. God is our God, our Father. And this God and Father loves us. So why should we be poor? There is no logic why we should be poor. But we should attract blessings. And we should welcome blessings. And then we should keep blessings. And in adequate proportions, we should also release blessings. Yun yung buong cycle of money na magiging tema ng mga pag-uusap natin ngayon sa second service, sa third service mamaya sa fourth, at sa Miyerkules uli sa ating everybody's worship. So 1/4 pa lang, nadinig nyo. But the important thing is, there is so much abundance in creation. There's no reason why you should not be prosperous. Have enough money. Be happy with higher things, but you begin with the basic. That's the material thing. Attract and welcome blessings into your life. Tanungin natin ating sarili, attractive ba ako? Kung ako isang puno, nagliliparan yung mga pera na parang ibon, tada po ba sa akin? Kakatuwaan ba nilang dumapo sa akin at mag-uusap-usap ba silang siya ang dapuan natin, magdapuan tayo lahat sa kanya kasi ang ganda-ganda niyang dapuan. O nadapuan na kayo biglang, ay, mali pala, na fake tayo ng punong ito, liparan uli lahat yung mga pera na nararamdaman ng ibang nagkapera na naging bato pa because they're not able to keep it. All of these laws are in the Bible. God manages even our financial life. All we need to know and obey. Dear God, salamat dahil interesado kayo sa buhay namin at gusto nyo kami maging maginhawa. Ituro nyo sa amin na maging masunurin sa inyo. Buksan yung isip namin para makilala ang inyong mga batas, mga patakaran, para kami maging maginhawa sa buhay. Continue to teach us and may you prosper each one. Pagbulay-bulayan natin ang mga narinig natin, mga katuruan, at hanapan natin ang mga practical na application sa ating mga personal na buhay in silent meditation. Lord, as your people sit still, silent before you, finish your message. Teach us how to make personal applications.